ginagawa mo dito? Huwag kang magpaliwanag sa akin. Ano ginagawa mo dito? Sala ng doblang nak! Wala kang mapapala sa Pilipinas! Dahil sa kahirapan, high school lamang ang natapos ni Marife. Ang pangarap na maiangat ang buhay ang nagtulak sa kanya para iwan ang pamilya at makipagsapalaran sa Singapore bilang kasambahay sa murang edad. Pinay ko po yung birth certificate ko para makarating lang po ako sa bansang Singapore. Sa gitna ng mga hirap na naranasan bilang kasambahay sa Singapore, nasumpungan ni Marife ang Panginoon sa tulong ng mga kapwa Pilipinong nagbahagi sa kanya ng salita Dun ng Diyos. Doon po ako na-convert bilang Christian. Doon ko po na-encounter ang love ng Panginoon. Doon ko po na nalaman na may Diyos pala na gumagabay din sa akin. Subalit, nung finish contract na po ako, yung amo ko po, kinasuhan niya ako ng stealing. Ang akala ko po, airport ang diretso ko. Kaya naman pala, yung pinsan niyang pulis, dinala po ako sa police station. Dismayed. Kaya gusto niyang umuwi kasi ninakaw niya yung necklace and earrings ko. Sabi niya, na-shock ako kasi wala akong kaalam-alam. In short po, yung talagang pin-rame up ako ng amo ko. Isang linggong nakulong si Marife sa Singapore. Isang linggo na tila taon dahil sa hirap at lungkot na kanyang dinanas. Kasi pinapa-admit nila ako na mag-feel guilty ka na lang. Hindi ko po amin kahit ikulong nyo kasi dignidad ko, pamilya ko, ang nakataya dito. Kahit ikulong nyo ako forever po, sabi ko dun sa ano, hindi ko aaminin. Kaya nag-pray po ako sa loob ng Zelda, Lord, make a way. Kasi hindi ko po alam ang nangyayari sa buhay kung reveal the truth and set me free. Kinuhanan po ako ng fingerprint, and then pati yung amo kinuhanan po din ng fingerprint. Doon po na-prove na hindi po ako guilty sa sa case na yun kasi wala akong fingerprint. Matapos maabswelto sa kaso, tinulungan si Marife ng Philippine Embassy na makabalik sa Pilipinas. Subalit, agad na napalitan ng lungkot at galit ang kanyang pananabik na makasama ang pamilya. Yung in-expect ko, nangungulila ako bilang ina, bilang anak sa ano na galing po ako sa kulungan, na gusto ko po yung yakap ng isang ina na hindi niya alam yung pinagdaanan ko. Sabi ng nanay ko, bakit ka umuwi? Kasi sayang yung dolar. Ito ay nagtulak sa kanya na magtanim ng galit sa puso laban dito. So nag-decide po ako pumunta ng Manila. Meron akong pamasahe. Para akong ibon kung saan ako dadapo. Hihinto, wala akong kakilala. Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasukan sa Maynila. At dala na rin ng kapusukan bilang kabataan, nalihis ng direksyon ang kanyang buhay. Sinubukan ko po ng drugs kasi nakakilala ko po yung asawa ko na nag-use ng drugs. Tapos hanggap na buntis po ako, 3 months, umuwi po ako sa Pangasinan sa mga magulang niya. Naging panibagong pagsubok kay Marife ang makuha ang loob ng mga magulang ng kanyang kinakasama. Saan mo naman sa Maynila napulot ang batang yan? Ano ipapakain natin dyan? Ano ipapalamon natin dyan? Anong gagawin natin dyan? Nung iluwal ko na po yung anak ko, yung hipag ko, ng midwife po siya, pinabayaan niya lang ako yon. Muntik na po ako namatay kasi umihina sa loob ng tiyan ko. Wala, hindi niya ako pinansin. Kuya! Kuya! Bakit? Nalaman mo ako malang, ibang na yata. Oh, kuya! Tara, sa hospital.
Ang masamang pakikitungo na naranasan ni Marife sa kanyang mga biyanan ay napasa rin maging sa kanyang anak. Pangyayari na nagdulot ng pilat sa kanyang puso. Nung birthday ng biyanan ko, ganda ng sayahan nila. Tapos sabi ng anak ko, magutom ako, gusto ko pantit. Hindi ka kay Lola, ha? Mamaya na ha, marami pang kakain. Okay, ano, kain na. Oh, sino pong walang plato? Mama, hindi po ako binigyan ng pantit. Talagang hindi po talaga binigyan yung anak ko. Tapos bumalik yung anak ko, tapang ang lungkot-lungkot na parang na-melt po yung heart ko bilang ina. Mayaman naman si Jesus. Balang araw, bibigyan ka niyang mas marami pang pansit dyan. Mas marami ko pang makakain kesa dun, ha? Kaya malungkot. Nanalangin ako ng taimtim, Lord. Gusto kong magtrabaho, maging responsible na ina kasi yung anak ko naglumalaki na. Ang panalangin na ito ni Marife ay dininig ng Diyos. Isang maayos na trabaho na may mabait na amo ang nagbukas para sa kanya sa Hong Kong. Sa ngayon ay nakapagpundar na si Marife ng magandang bahay sa Pilipinas at naitaguyod na mapagtapos sa kolehiyo ang kanyang anak sa kursong Bachelor of Science in Hospitality and Tourism Management. Ang dating pangarap lamang na magandang birthday party para sa anak ay nagkaroon na rin ng katuparan. Umuwi po ako 2 years ago, nagdibo po siya. Yung birthday niya na, birthday ng biyanan ko na hindi niya na, parang nag-flashback sa akin that day na, remember anak, yung nung 5 years old ka, na umika kinilulo, naalala mo yung sinabi ko na ipagpapalain tayo ni Jesus. Kasi hindi ko alam na i-sponsoran ako ng amo ko. Sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay, natutunan ni Marife na magtiwala sa Panginoon. Natutunan niyang patawarin ang kanyang ina at mga biyanan na minsay nakasakit sa kanya. Sa ngayon ay patuloy na nagtatrabaho si Marife sa Hong Kong habang naglilingkod sa Panginoon sa pamamahagi ng salita ng Diyos sa iba pang mga overseas Filipino worker. Salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Ginoon. Kasi I couldn't done without Him. Hindi ko po na lampasan lahat ng dagok sa buhay kundi ang Panginoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon.